Bago tayo magsimula, nasa screen ng sample kapag suot ang Pintados Trilogy T-shirt at Aklas T-shirt. Available na to sa Shopee, nariyan ang link sa comment section. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Hernan, taong 1985. Visayas. Hernan, kung ano man ang iniisip mong gawin, itigil mo na. Siguradong hindi maganda yan. Ngayon lang kita nakitang hinahasa ang tabak ng tatay mo. Maging ang bato mo, suot mo din. Pagpapatawad, yan ang pinakamalaking paghihigante na pwede mong ibigay. Hindi karahasan. Huwag mong ibabang yung sarili sa level ng mga hayop. Tao at may puso ka, matuto kang magpatawad. Napapadalas na po ang pananalakay ng mga aswang. Maraming tao na ang napeperwisyo. Karamihan sa mga sinasalot nila mga hayop. Pinapatay at kinakain nila. At balita ko pa, meron daw pong buntis na napatay. Siguradong aswang po ang may gawa nun. Hindi lang po ito pag-iigante. Para po sa mga tao ang gagawin ko. Paminsan na po, iba ang sinasabi ng ating utak kumpara sa totoo nating nararamdaman. Mag-iingat ka. Lubos ang pagnanais ni Hernan na patayin ang mga aswang. Tama ang kanyang lolo. Hindi ito para sa mga tao. Para ito sa pag-iigante. Pinatay ng mga aswang ang kanyang ama sa harapan niya. Manunugis ng aswang ang tatay. Ngunit hindi ito pinalad na patayin ang pinakamalakas na aswang. At dahil bata pa si Hernan ng mga panahong ito, wala siyang ibang nagawa kung hindi panoorin ang ama na walang awang pinapatay ng mga aswang.
hindi niya ito kinalimutan hanggang sa magbinata. Iisa lang ang nais, ang magigante. Sumakto ng mga panahong ito. Muling lumabas ang mga aswang upang mangbiktima. Dala ang gamit ng ama noon. Bato-omo na mula sa batis ng mga diwata. At ang tabak na may sumpa. Dalawang malakas na tangan upang patayin ang mga aswang. Hoy Cora! Cora! Pumasok na kayo ng bahay. Totoo ang kumakalat na balita na may aswang. Totoo din yung buntis na pinatay. Dalian nyo. Huwag na tayong magpagabi sa labas. Ano ka mo? Naniniwala ka dun? Kalokohan. Basta makinig ka na lang sa mga sinasabi ko. Sige na! Pumasok na tayo sa loob! Lingid sa kaalaman ng pamilya, kahit anong tago nila, hindi sila makakaligtas sa mga aswang na hayok sa laman ng tao. Si Imelda at si Jose. Imelda, wala masyadong tao sa lugar. Siguradong kaya nating biktimahin ang pamilya. Tama ka, kapatid. Gutom na ako. Dalian natin! Huwag na kayong magtago dahil nararamdaman ko kayo, mga hayok sa laman. Kabisado na ni Hernan ang tangan ng ama.
Bagaman nahirapan, napatay niya ang dalawang aswang. Nailigtas niya ang buong pamilya. Kaso nga lang, ang buong akala niya tapos na ang lahat. Pero hindi pa. Naaamoy ko sa'yo ang tangan ng mga anak ko. Siguradong ikaw ang kumuha ng tanga nila. Gusto mo ding bang magaya sa kanila? Sige, lumapit ka. Nang malaman mo yung hinahanap mo. Tunay ngang nagbago ka na. Kaya nang dalhin ang katawan mo ang mga tanga na naiwan ng iyong ama. Naaalala ko pa noon. Wala kang magawa habang pinapanood ang kamatayan ng iyong ama. Tatay, kung nasan ka man ngayon, nabigyan ko na ng hustisya ang kamatayan mo. Pagpapatawad ang papairalin ko sa ngayon. Naway magsilbing babala ito sa lahat ng nilalang o elemento. Sa oras na magpatuloy sila sa pananalot sa taong bayan, parang hinukay na rin nila ang sariling libingan. Abangan sa susunod na linggo. Uy, bakit palagi kang nandito sa taas ng puno? May pinapanood ka, no? Tara, laro tayo. Teka, paano ka nakapunta dyan? Hindi man lang kita naramdaman, ah. Magtapat ka nga sa akin dito. Binabantayan mo ba ako? Hindi ka normal dito!